So ito pong aking ituturo ngayon ay ano lamang po ito, hindi na ito yung technical na scholarly na galing sa mga librong binasa na may mga magbibigat ng mga titles or headings. Hindi na po yan. Kasi over the years, sa mga binasa base ko niyan, ito lang po yung nakita ko para sa aking sarili na sapat na para maunawaan, maintindihan, maituro ang katotohanan ng pananampalataya. So ito po ay parang ano ito, concise. Halo-halo na po yung mga dating nabasa. Hindi na po kasama dito yung ni-reject ko na na pamamaraan, na nabasa ko yung sa libro, kundi ito na po yung naipon ng maraming taon. At ito na lamang po yung aking minimentay. Pero kung gusto ko rin yung lahat ng nabasa ko, iba, ilalagay ko rin ito. Sa isang libro tayo. I'd like you to please stand and let's read from the Bible, 2 Peter chapter 1 and verse 20. Nais ko pagbigyan si Pastor Melchor, ito po ay pasahin at tayo magpupulo sa panalangin. Pastor Melchor, 2 Peter chapter 1 and verse 20. Ilan ang nag-i-English? Taas ang kamay.
Eh, yung nagtatagalog din din yung nag-i-English, eh, yung iba. Yung pong lingwa eh, kailangan lang natin yan to communicate our thoughts and ideas. Tama? O, tatanungin ko kayo, ilan sa inyo kapag ka nag-isip ay Tagalog? Ilan dito ang Tagalog pag-isip? Ilan ang pag nag-isip kayo English? Sorry. Ilan dito ang English pag nag-isip? Sasabihin ko sa inyo, pag ang tao nag-iisip, hindi siya gumagamit ng language kasi ang isip, ideas yan. Hindi language. Tama ba? Ngayon, kailan mo kailangan yung language? Pag kailangan mong maintindihan ka ng kapwa sa kung ano yung iniisip mo, kailangan mong i-communicate ka para ma-transfer yung laman ng isip mo sa isip ng kausap mo, gagamit ka ng lingwahe. Pag gumamit ka ng lingwahe, hindi yung lingwahe ang isip mo. Bit-bit na yung gusto mong sabihin, kaya gagamit ka ng mga words na tama, na nag-describe ng makalil na sa isip mo. Kaya kapag nakakita ka na ng tao na parating wala na sinabi, kundi, ano nga ba yun, nasa dulo na ng dila ako eh, parating ganun lang. Eh, ibig sabihin yung isip yung humihinto ko sa dulo ng dila, hindi kumakot sa kapila. Kaya yung mga magagaling magsalita, yan yung nag-develop na magandang vocabulary. Kaya kapag nag-isip, exactly ano yung laman ng isip, precise ang pagka-describe. Di ba? Pero pag nakakita ka ng tao, napurampot lang nasasabihin, pagka siya kaya daming sinabi, hindi siya marunong sa vocabulary, hindi siya nakapag-pick up ng mga accurate na salita para ma-depict or ma-communicate kung ano yung laman ng kanyang isip. Kaya di ba, kumisa kahit sa mga preachers, may preachers na in 30 minutes, nasabi niya lahat ang gusto niya sabihin. Kasi yung mga choice of words niya, tama, madaling intindihin. Di ba? Pero nakaupo na ako sa preacher, magdadalawang oras na, hilo na ako doon sa sinasabi, paikot-ikot, paulit-ulit, hindi ko alam kung saan pupunta. Ibig sabihin nun, ganun lang naman ang gusto sabihin nun. Kaya lang yung vocabulary niya, malalago kung sa saan kumukuha ng salita. Kaya kapag idiretso sa atin, yung kanyang mensahe, pati yung isip natin nakasunod sa sinasabi ng salita, kung sa saan tayo nakasunod, hanggang hindi mo alam kung saan magtatapos. Di ba? Kaya yun, kapag ka nag-print sa pagkihaba-haba, ang indication na niyan, yung mga miyembro, habang tumatakal, lumalakas na amen. Amen! Amen! Ibig sabihin, tapusin mo na! Hindi mo maintindihan eh! Eh! Accuracy. Yung choice of words. And I would like also to address our preachers and speakers and pastors and missionaries. Ang ating pong line ay prophetic. Verbal. Ang ministry po, 80-90% ang ginagawa natin dyan, verbal. Ang sasalita tayo, nagko-communicate tayo ng mensahe. Kaya sa church namin, yan ang mga bagay na binibigyan ng emphasis. Gandahan nyo yung sound system. Kasi matagal kong inaral ko, matagal kong sasabihin, tapos ang salita ko sa mic ko, nagtunog, momo. Hindi ako maintindihan dahil sa sound system, mabuti pang wala na lang yan. Kaya sabi ko, hindi tayo maglalagay ng magandang sound system, huwag na tayo maglagay ng sound system. Kasi yan ang mga nagiging impediment kung minsan. Yan ang nakakapigil kung minsan sa pagko-communicate. Tama po ba yung sinasabi ko? So, pagdating sa preaching, pagdating sa ministry, communication. Your skills in communication must be the first qualification. Kasi kapag wala kang mag-isip na salita, mahirap na inaarte-arte ko na lang dito kung ano yung gusto mong sabihin. Kailangan ng malinaw na communication. But, so much with the communication skills,
Ang importante po sa atin dito kapag tayo ay magtuturo ay yung context ng ibinuturo, yung content niya. Ano ba yung iyong tinuturo? Tungkol saan ba yan? Ano ba ang dapat maintindihan dyan? Di ba? So, yun po ang kailangan. Kaya ako, pag nag-phrase, hindi ko na tinadaan sa pasigaw sigaw. Kasi mas maingay ka, mas mahirap intindihin kung ano gusto mong sabihin eh. Sa akin, ang effective communication ay tignan mo yung satisfaction ng nakinig kung talagang naintindihan nila ng malinaw yung sinabi mo. Hindi yung kung nagulat ba. Di ba? Tatakarin sa gulat, di ba? Isa, wala namang kakwenta-kwenta yung sinasalaysa. Parang yung kapatid kong mas matanda sa akin na nalalaki, dinala ko sa church. Eh siyempre, uso ng panahon namin, dynamic eh. Alakang sigaw na sigaw, sigaw na sigaw. Pagkatapos namin umatin. Dating sa bahay, kinamusta ko. Pagkaya, kamusta yung pagkatin mo? Eh, bakit ba sa inyo lahat talang sinisigaw? Sabi ko, hindi ka ba nakilig-baby? Nakilig nga, nangalay na ako kapapakilig, lahat sinisigaw. Eh, yun ba naman sasabihin mo lang na si Lazarus ay beggar? Isisigaw mo pa? And Lazarus was a beggar! Nakalita ng pag-ubi mo. Yung iba, dinadaan sa drama. Pero ang effective communication talaga ay mapaintindi mo sa kanila kung ano yung laman ng isip mo. Period. At kung tama ang laman ng isip mo, maalalagay sila sa tuwid. Pag ang aral mo bali-bali ko, malinaw ang magsalita, pero mali ang aral, lalabas, ang turo mo ay effective, pero mali. Maliligaw yung mga taong naniniwala sa iyo. Kaya napakalaki ng responsibilidad. Sa preacher, hindi natin concern yung kung gano'n tayo magaling mag-believer. Ang primary concern natin ay saan napunta yung mga tumimbing ba sa katotohanan, kumibay ba, naglingkod ba sa Panginoon, naging mabunga ba sila para sa Panginoon sa tamang paraan. Ano nangyari sa kanila? Hindi yung ang dami ng Amy na narinig sa preaching ko. Parating digs dyan, anong natutunan nila? Anong inuwi nilang mensahe pag-uwi? Katotohanan ba yung taglay nila? O napabilib mo lang sila? Eh, kung pabibilib din mo lang, patatawanin mo lang, eh, kaysa ikaw panoorin ko, si Babalo na lang. Kung yun lang ang goal, kung yun lang ang intention. Okay? So, in principle, paano ba ang magandang maintindihan ang Bible? Ang goal ng bawat interpreter, para huwag niya namimisinterpret, ay bumalik ka sa isip ng writer noong time na sinusulat niya. Anong kanyang mga concerns? Anong kanyang mga problema? Bakit niya isinusulat yan? Anong gusto niya ma-achieve? Yun ang best way to interpret. Okay? Kaya meron tayong mga tools, mga paraan, pamamaraan ng study. Ang goal ng lahat na yan ay maintindihan mo kung bakit sinulat ng writer yung binabasa mo. That's the best way to interpret. So here are some principles. One, as a rule, pag tayo po nagbasa ng Bible, a scripture is to be taken figuratively only if it cannot be understood in the literal. So ibig sabihin, pag nagbasa ka ng Bible, kung literal, nababasa mong literal, naiintindihan mong literal, literal yan. Huwag mong baguhin. Huwag mong gawing figurative. Huwag mong pinaghahalo-halo yung literal sa figurative. Okay? So, guiding rule natin yan pag nagbabasa ng Bible. Pag nagkwento ang Panginoon na parable, ay hindi literal yan. Parable nga eh. Ibig sabihin, hindi naganap yan. Walang mga taong tunay na involved dyan. Walang record sa history na nangyari yan. It's a parable. Ano ang purpose ng parable? Ang parable, ang Panginoon madalas gumagamit siya ng earthly pictures para makarelate tayo sa heavenly truth. Kasi, the human mind, ang isip ng tao, it can only understand what it can observe. Anything that we cannot observe, we cannot fully understand.
Kaya nga ang science, pinag-aaralan niya, may method sila ng pag-prove kung ano scientific sa hindi, inaaral niya. Eh, paano nga aaralan yung hindi na-observe? Paano mo ilalagay sa examination table yung hindi mo pwede ilatag dyan? Kaya nga hindi nila mapag-aralan ng spirits eh. Ayaw magpakita sa microscope eh. Kaya nga wala silang authority magsasalita tungkol sa Diyos. Dahil wala pa silang na-inventong lente na pag ginawin nila sa langit, ay makikita nila yung trono eh. Hindi nila pwedeng i-observe yan, hindi nila maintindihan yan. Kaya nila tayo nire-reject. Kaya nila nire-reject ang faith and theology. Kasi sinasabi na yan ay subjective yan eh. Pang inyo lang yan eh. Hindi mapatunayan yan eh. Only because ang method nila limited at hindi pa kayang i-explore yun. Correct? Kaya ang daming nagsasabi, eh, hindi ako maniniwala sa Diyos. Bakit? Eh, hindi mapatunayan eh. Patunayan mo na may Diyos. Ako tayo naman, hanap ng paraan ng unbeliever kung paano patutunayan. Ako hindi ko patutunayan. Bakit? Hindi ko kailangan patunayan ang katotohanan. Totoo nga eh. Ang faith, it assumes that it is true. Sabi niya, pwede ba yun? Lahat ng scientist na nag-invento nagsimula sa pag-a-assume na pwede mangyari yung iisip nila kahit hindi pa nag-exist. Pinurso nila ng pinurso kahit walang naniniwala sa kanila. Nagkagano ng evidence hanggat napatunayan nila. Totoo ba? Okay pa mo, paano ba nagsimula? Eh, dinaniwala ka sa wala. Hindi mo nga alam niya kung totoo hindi, kaya ka in-experiment mo pa eh. Hanggat sa mapatunayan mo. Diba? Kasi available yung mga methods, yung ways kung paano ma-establish yung theory sa isip mo. Kaya may mga inventors, di ba? Na-invento nila yung mga bagay na hindi pa nag-exist. Kasi nagsisimula yan kasi yung theory, pag iniwalaan nila yung theory, at patutunayan nila yung theory sa paraan na kayang intindihin ng human mind. Anong problema natin? Why do we assume the truth? Saan natin ina-assume? Dahil walang paraan ang tao na mapatunayan ang katotohanan. Walang paraan para ma-observe natin ang heavenly truths. Kung minsan nakikita lang natin yung evidence ng heavenly truth, pero hindi natin kayang i-explain dahil hindi kayang i-examine, i-submit sa examination at gawin pa ulit-ulit. Take for example, the virgin birth of Christ. When it was prophesied by the prophet, a virgin shall conceive. How will you prove that? Hindi ba yung mga nakapakinig sa propeta naniwala lang, inassume lang na totoo? Bakit? Eh, Diyos ang may sabi. Diyos ang nagdalang ng lahat. Diyos ang Almighty. So, paano paraan na patutunayan mo sa paraan mo? Hindi. Itong atin, alam natin totoo dahil sa kung sino ang nagsalita. Alam natin na yung nagsalita siya, may lalang ng lahat at doon walang imposible. Kung ano sabihin niya, kaya niya gawin. So we assume that the promises that we find in the Bible are true because of the character of the one who spoke it. Siya nagsalita eh. Eh kung ang nagsalita ba naman eh, siguro yung takak lang. Nangako na a virgin shall conceive. Eh maniniwala ko ba doon? Wala siyang ganong kakayahan para tuparin kung ano yung pinulit niya o pinangako niya. But that is different ang Diyos ang nagsalita. So, we rely on the scriptures because it is the word of God. Because of the character of the one who spoke. And therefore, we assume kahit walang paraan, napapatunayan yan. Kahit hindi alam ni Einstein yan, kahit walang nakakaintindi niya scientifically, pero sinabi ng Panginoon, and we're bound to believe. Why? Because we know the one who spoke. Alam natin yun, kaya ina-assume yun. Assume the truth. Kaya ako, kapag may kausap na tao, sige nga, patunayan mo nga. Kasi ko lang hindi kaya. Kaya nga pala ng palataya eh. Kung kaya ko patunayan niya, kaya ko. Wait, kailangan pa ba manampalataya? Hindi na. Kaya mo natunayan eh. Kaya nga pala ng palataya. May nasasagot nila, eh yan nga mahirap sa inyo kasi subjective. Kayo-kayo lang yan.
Teka muna, nung pinanganak si Kristo dun sa Virgen Maria, hindi naman kami kabilang alam. Nung namatay si Kristo, pinaba sa krus, bumangon na muli. Pagkatapos na sinabi, 3 days and 3 nights na, bumangon na muli. Hindi naman kami kabilang yun ah. Ano sa tingin mo, yung mga Kristiyano lang nagbago uli sa Panginoon? Mula sa libingan? Ano sumakit sa lakit, init sa lang nila? Ano sa tingin mo nangyari mo? Maraming bagay na hindi kayang pag-eksperimentuhan ng science, like kapuspang science, at marami rin bagay na hindi mo naman kailangan patunayan para maging totoo. At napakaraming katotohanan ng Bible na kahit hindi paniwala ng buong sanlibutan, katotohanan pa rin. Ang langit, paniwala mo, hindi, langit pa rin. Ang impyerno, maniwala ka o hindi na may apoy pa rin at hindi mawawala yan. Hindi yan nakabase sa kung paniniwalaan yan ng tao o hindi. These are absolute truths na inire-reveal sa atin ng Panginoon. Kaya kapag ka tayo, nag-aral, ay dapat nakahanda ang puso mo na tanggapin kung ano sinasabi ng Panginoon. That's how you recognize the authority of the Bible. You do not question the Bible. Hindi mo pinag-aaralan yan to investigate or to establish its truthfulness. It is assumed already that it is the truth. Inaaral lang natin kung tama ang unawa natin sa truth. Tama? Okay. So, a scripture is to be taken figuratively if it cannot be understood in the literal. Sige, ako po may example. I'll read John 15:1-6. Beginning with verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, and that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Question, can you take this literally? Obviously, you cannot. Sabi ng Panginoon, I am the vine. Kung literal yan, ano Panginoon? Ubas. And ye are the branches. Eh, kung literal yan, ano may tsura natin? Di ba? Nakagano tayo ngayon. Branches tayo eh. Ibig sabihin, ang Biblia may lingwahe na hindi mo pwedeng i-take literally. Kailangan mo tanggapin figuratively. But on the other hand, hindi lahat ng mababasa mo dyan ay may laya ka doon yung figurative lahat. Kailangan mo aralin kung ang language pa niya ay figurative or literal. Di ba? O saan may papasok ang maling interpretation pag hindi mo in-observe yung mga ganyan rules? Ay di doon sa verse 6. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Kaya sabi ng Pentecostal, yan ang verse na magpapatunay, na ang kaligtas at nawawala. Dahil kahit ikaw ay branch na, pag ikaw ay hindi na bunga, ikaw ay tatanggalin doon sa vine, at iniitsa ka sa apoy, at ikaw ay masusunog. Okay, hindi na pupunta rin sa impyerno, my Christian. Tama ba? Eh, pag pinakita sa'yo ng Pentecostal, ano sasagot mo? Basta. Mahala ka, no? Ayaw mo niwala. Ano? Talaga kung mapipingon na lang tayo pagka hinarapan tayo na ganyan. O dapat mangarali. Yan ang great things. Dapat mangarali. Pinakita lang po sa akin ng Pentecostal. Sabi niya, ayan mo,
Kahit branch ka na, Christian ka na, connected ka na kay Christ, pag hindi ka na bunga, pwede kang galing, pwede ka sunugin. O tinanong ko siya, ano kaya? Literal ba yan? O figure? Sa principle lang. Sa pagod yung argumento niya. Sabi niya, figurative. Yung. Alam mo ba ang rule pag gumamit ka ng figure? Ano? That a figure cannot represent itself. Kunyari, vine, ginamit figuratively. Ano yung nilirepresent niya? Vine din. Ito, kailangan ko pag yung figurative. Literal na yun. Diba? So, as a rule, ang figure, hindi niya pwedeng i-represent yung sarili niya. Ngayon, yung vine, hindi pwedeng literal vine yun. Ang nire-represent nun si Kristo. Yung branches, hindi pwedeng literal branches yun. Ang nire-represent nun, mga mananampalataya kay Kristo. Or in a narrower sense. Ako naman eh, ako lang po. Akin lang po. Yung branches na yung take to the churches. Bakit? Wala namang Kristiyanong literal na natatanggal sa authority ng Panginoon. Ako lang yung sabihin. Walang ganun. Ang tunay na mananampalataya, eternally connected yan. Hindi yan tinatanggal. Naniniwala si Pablo for neither death nor height nor principality or anything can separate us from the love of God. Ang sabi ni Pablo sa book of Hebrews, we are not of them that grow back. We believe unto the saving or the eternal saving of the believer. Sabi niya sa Hebrews. Hindi siya naniniwala at kaligtasan nawawala kung tayo ay nawawala kay Kristo. Ano pwede mawala? Authority. Kasi ba, pwede nilumpisa ng tama. Kailangan mo muna yan sa pamamaraan ng Panginoon. Pag hindi, pwede tanggalan ng authority yan. Ang sabi, apart from me, you can do nothing. I abide in you. O hindi ba Panginoon pumasok sa atin? Oo, pero yan din ang sabi niya sa Revelation 3:20. Behold, I stand at the door. I tell that, before I knock, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come unto him. Hindi naman individual people yan eh. Church yan eh. He comes, he abides with us, he fellowships with us. Be his true churches. Pero may option yan na mawala. Kapag tayo ay hindi ng matuloy. Tama ba yung sinasabi ko? Pero sinasabi ko, hindi pa ako automatic to. Kasi that's just a thought. That's just a thought. Pero, ang sinasabi dito ng Pentecostal, Kristiyano yan eh. Tinanggal, tinapon sa apoy. O sige, ito. Yung pag-branch, literal o figurative? Sabi niya, figurative. Ngayon, ito ang i-reconcile mo. Paano yung figurative na sanga ay naitapon sa literal na apoy ng impyerno? Apoy na pinagtapunan ng branch ay figurative. It cannot represent itself. Hindi pwede ang figure apoy at nire-represent niya apoy din. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung figure may branch at nire-represent niya ay branch din. Yung vine, hindi naman pwede figurative. Pagkatapos pag tinanong mo, anong meaning ngayon yan? Anong nire-represent? Ay divine din. Ay hindi figurative yun. Literal yun. Yung fire na kung saan inintay yung figurative, paparang masusunog ng literal na apoy ang figurative na sana. This figurative. Hindi pwedeng pagsabayan yung literal na figurative. It's either figurative or literal. It cannot be literal. So why take fire as the literal fires of hell? Hindi pwede. Diba? Hindi pwede na tayo sumagot ng basta. Second, alam na natin yung figurative.
Pero as a rule, if it can be understood literally, huwag mo gawin figurative. Okay? Literal yan. Eh, kung paano i-preface kung puro literal? History, ganito rin ang paano i-preface. Magkaiba ang interpretation ng application. Ang application ay hindi interpretation. Okay? Ang application ay yan na yung paano natin ngayon mako-convert into our practical Christian lives kung ano yung natutunan natin. Diba? Paano ngayon ang magkakaroon ng application sa buhay natin as Christians kung yan ang natutuhanan na pinag-aawakan natin? Paano mag-propose ng change or whatever, growth? Paano mag-contribute? That is the practical application. But that is not interpretation. We're talking about interpretation. Okay? Kaya kapag ka nakadinig kayo ng preacher, nagbasa ng verse. O mga kapatid, ito ang sabi ng Bible. Kaya tayo ay dapat magkagawa ng application nyo. Hindi niya muna ini-interpret yung scripture. Correct? Pero kung i-interpret yung scripture, ay tataan ka dito sa method na to. Pag naunawaan mo na ng tama at buo, at saka ka ngayon humarap ng practical application yan, hindi mo minis-interpret yung Bible. Correct? So maglundad ka agad sa practical, bumasa ka lang ng isang verse, lundad ka agad, hindi mo naman alam kung ano talaga ibig sabihin ng verse na yun. Okay? So dapat naiintindihan natin para yung practical application, tama. Yeah? Sa Dumaguete, naalala ko po yan. Meron po doon isang, makikita lang hindi ko siya ito. Dati Pentecostal, ngayon ay lang nakatend sa isang Baptist church, pero galit sa Baptist, galit sa local church, pero yung pastor ko sa pusin na nag-aatid, pinatuturo siya rin, kaya akong puntabi siya sa mga Baptist. Ako minsan ay nagtuturo ako. First time ko na-encounter ang conference. Biglang dumating doon, meron pa lang isang pastor na sumbok ko, sabi, nagtuturo ko na, hindi ako po Universal Invisible Church, yung pastor ko daw siya rin na. Biglang dumating doon, nung pwesto nila ang sir, biglang na, ang daming verses, ang galing mag-memorize. Pag yun ay nakausap ko, kakabahan ko kausap eh. Kasi abogado. Tapos, confident na confident sa sinasabi. Ang lakas magsalita, ang lakas malita, ang lakas magtanong. Pag nag-disagree sa'yo, pauulan na ka na napakaraming verses. Kaya kung yung nasa harap, hindi ko sa kilala, biglang nagtanong na napakaraming tanong. Nung sinasabi ko yung mga tanong, nagpakulan na maraming verses. Eh sabi ko, alam ko na ito sa time na ito. Sige po, verse by verse, ang dami. Tumahimik lang ako. Kapag tapos, tapos na po kayo, ang dami po ng verses nyo. Isang tanong lang. Ano pong method ng interpretation ang ginamit nyo at na-conclude nyo na ang ibig sabihin ng mga verses na yan, kaya iniisip mo? Sige, ulitin mo ulit yung mga verses, interpret ko isa-isa. Tignan natin kung sound yung iyong method of interpretation. Siyempre, magagawa niyo ko yun. Ang pinatunayan mo lang ngayon ay maganda pa ang memory mo. Galing ka mag-memorize. Pero yung tamang unawa, patutunayan mo pa yan. Hindi ka poke ng poke. At pagkatapos, eh, akala ko natalo ka, nalo ka na sa argumento dahil magaling ka mag-memorize. Hindi. Matagal po ang kwento namin niya. Pinagpag na muli. Galit siya po sa mga local church, yung mga tinungong principles. Banta muli. Ini-invite niya ako, magturo sa kanyang opisina. Ang dami siguro, mga 68 employees. Ini-invite niya ako. Magturo daw ako ng prophecy dahil hindi sila masyado marunong sa prophecy. O sige. Pagkado. Nami-employ ako. Nagturo ako ng local church, founding ng church, hindi ko ako, excuse me ba ito? We invited you to teach prophecy because that's what we gonna call. But we did not invite you to teach about the church. Sabi ko, yes, I am going towards prophecy. But this is where I should start because my prophecy depends on this foundation. So I have to teach this first for them to understand prophecy. Okay. Ito yung mga prophecy speaking. Sige lang, binabay ko
study niya, tapos kung niya sinisiraan ng mga Baptist, ah, hindi. Tuwan-tuwa yung, may dalawa yata, o tatlo Bible Baptist, tuwan-tuwa ang Baptist doctrine. Tapos history, kung nasa na itong church. Pinaralan na rin yun, excuse me. Ang sabi ng Bible eh, yung endless genealogy, walang, ano yan, hindi natin dapat pinagdidiskusyonan ng endless genealogy. Ay, sanday lang po. I remember, sabi ko, mayroon po ito yung may-ari ng Rusing Motorcycles, Rusing. Ito yung pinakamay-ari. You told me that your family name is Ramas Uipichin. But not really, nakakabit lang yung Ramas kung sa Uipichin. So ito lang, sabi mo, para lang ma-maintain yung inyong lineage. Eh, hindi mo pala importante ang genealogy. Pinago mo pa apelido mo. Awa ka yung mga kriyado. Pero gusto ko naman doon. Ano siya, pagkabaran mo, nakangiti. Ah, ayos eh. Okay. Ang ganda na alam mo ang prinsipyo ng interpretation, hindi ka maliligaw. That is one. Second thing, that we need to understand is, an Old Testament scripture can only be taken as a form of typology if it is recognized as such by the New Testament scriptures. O, ano yung figure, mga types, di ba? O, pag sinabing, Christ is the rock, ano yung Old Testament figure? Kay Moses, di ba? Bakit napahamak si Moses? Kasi sabi, isang beses mo lang paluin yung rock at may lalabas na tubig to the satisfaction of the people of yung galing sa Egypt, yung mga Hebrew people. Eh kasi, mapait ang tubig, nagre-reklamo sila, wala silang maino. Sabi ng Panginoon, may bago dyan. Pampasin mo na isang beses, lalabas niya ang tubig at sila ay patuloy na iinom at hindi sila mauuhaw. Kanyang type yun? Sino yun? Sino yung isang beses lang na ipinako at pagkatapos ay nagbigay ng rivers of living water? Nakapagka, sabi ka nun sa Samaritan woman, nakapag ikaw ang humingi ng drink sa akin, you will never thirst again. Sino yung kinakailangan na mapago na minsan, mailimig na minsan at mabuhay na minsan? Na kailangan, sabi kay Moses, strike mo siya, once lang, eh puro reklamador. Yung mga nakasunod sa kanya, puro reklamo. Nagalit si Moses, pinalo niya ng dalawang beses yung bato. Alam mo ba ang galit ng Panginoon, hindi sa pinapunta sa promise lang? Eh, ano ba naman ang galit-galit kung paluin mo ng dalawang beses yung bato? Eh, bato naman yun. Wala mo pakiramdam yun eh, kahit pa ba, paluin mo pa ng 10 beses yun eh. Di ba? Pero bakit magalit ang Panginoon? Gano'ng kalaking error yun? Eh, galit si Moses dahil sa rebellion ng tao, pagreklamo nila. Pinalo niya ng dalawang beses, sabi niya, eto, hindi kayo humihinto. Kahit ang Panginoon, magpapalain kayo, may bigyan kayo ng tubig, reklamo, maligay na reklamo. Mga bulisit kayo, eto pa! Eh, dahil hindi napahamak siya. Anong nangyari kung reklamos mo? Hindi siya pinapasok doon sa promise land. Dahil ba nag-disobey siya? No. Dahil sinira niya yung typology. Hindi naman dalawang beses mamamatay ang Panginoon. Isa lang eh. Is that correct? Isa lang. Hindi dahil sa nagalit si Moses na pinalo niya na sobra sa isa. Actually, kung walang typology sinisira, kahit ipadyak, hammer niya pa yun. Bato lang yun. Pero kaya pinagagawa sa kanya yun dahil larawan ni Kristo yung kaparating. At si Kristo isang beses lang niya magsasakripisyo ng kanyang buhay, sapat na yun para magbigay ng everlasting life. Magbibigay siya sa atin ang buhay na walang hanggang at tayo ay hindi nagugutom spiritually, hindi tayo magpapawin. Bag? Pero, kaya natin alam na yan ay
totoong typology at hindi natin gawa-gawa lang pag pinipreach natin yan. Bakit? Eh, recognize na yung Testament ko. Anong nakalagay sa 1 Corinthians 10:4? Ang sabi po doon sa 1 Corinthians 10:4, "And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." Authoritative yan. Kaya pag pinreach mo si Moses, na pinalo yung bato, at pagkatapos itinuloy mo na ang batong yan ay larawan ni Kristo, eh hindi mo gawa-gawa lang yan. Sinasabi ng New Testament ko, hindi ka nag-a-acting scholar na kung anong nilalagay yung meaning na wala doon. Recognize yan. And so with the other types ng Old Testament, hindi tayo ang nag-declare kung New Testament type ba yan? Ito ba eh, may New Testament application kaya nila? Hindi tayo nag-i-invent niya. Nakasunod sa Bible niya kung anong nire-recognize talaga kung ito. Okay? So, as a rule, gusto mong gawing figurative yung mga nababasa mo sa Old Testament at bigyan sa New Testament application, you are not at liberty to do that. Dahil ang Bible din ang gumagawa niya na kailangan mo aralin mo yung Testament at tingnan mo kung ano-ano ang ginagamit ng Bible. Alam niyo ba yung pamatok? Binat at equally yoked together with unbelievers. And that is a type. Bakit? Sapagkat sa Old Testament, batas yan, utusan yan. Napanglupa. Na kapag ikaw ay nag-araro, hindi pwede magkaibang hayop sa iisang pamatok na magka-share. Di ba meron yung pamatok? Di ba dito lang sa atin kalabaw? Yan. Pag pag-araro ka ng bukid, kalabaw, di ba? Bawal sa batas ng Israel na ang isang kabayo ang isang kalabaw. Kailangan kung kalabaw, parehong kalabaw. Kung kabayo, parehong kabayo. Hindi pwedeng magkaibang hayop sa iisang pamatok. Batas yan sa pagtatanim. Pero anong sabi nito? In-apply sa ating mga Kristiyano. Ang sabi, be not unequally yoked together with unbelievers. Typology yun ng Old Testament law. Ginamit yun as a type yung pag-aaral. Ginamit na type para sa New Testament. Anong interpretation natin madalas? Pag-asawa. Di ba? Pagka mayroong magliligaw na unsafe, pagkatapos magpapakausin, basta paparang ba ito eh, may nagliligaw sa ating unsafe. Anong verse ka agad? Be not unequally yoked together with unbelievers. At ano doon? Mukhang ba akong kalabaw? Kasi yung pinagmulan ng batas na yun eh, sa pag-aaraw yun eh. Ang ibig sabihin, ang katuwang mo sa buhay, parang yung binigyan. Isang pamatok lang kayo, isang bahay lang itatayo nyo, isang pamilya lang kayo. Pero how authoritative is that? Eh yun na nga eh, nirecognize na nga ng New Testament, yung Old Testament figure, or picture, kung nakumuha ng authority yun. Kaya yan, kahit ituro mo yan, kahit i-preach mo yan, authoritative yan, kahit tama yung ginagawa mo. Tama yung intending. Is that correct? Okay. Spiritualization is definitely unacceptable. Anong spiritualization? How do you spiritualize? Ito yung babasa ka ng Bible. Nakakita na kayo ng Christian kung babasa ng Bible. Pagkatapos, dun sa kwentong nakita niya, siya yung naglalagay ng meaning. Hindi niya iniintindi yung meaning kung binabasa niya, kundi siya ang nagbibigay ng meaning. Tama? Lumapit daw sa 5,000 may 5,000 mga tao. Sabi ng mga apostles,
paano tayo? Nadilig ko sa isang bagay sa pastor. Paano tayo ngayon dito? Wala tayong pangangain sa kanila. Sabi ng Panginoon kasi magugutom mo yan. Sabi na, uwi natin. Wag. Nagiyakap sa mga bahay nila. Sabi ng Panginoon, pakain namin. Eh, saan tayo mga pagkain? Tapos may lumapit. May dalawang. Ikadalawang tinapay lupon, tsaka, ay, lilimang tinapay lupon, tsaka dalawang isda. Paano natin pangangainin yan? Sabi na yan, pinakain ng Panginoon. Sabi ng Pasko, that is a picture of giving. Paano natapos? That's why we should give our tithes and offerings. Ang hirap mo eh. Siguro ko ang magiginig ko niya. Parang kagano. Lugtag na lugtag sa bansaan. Kaya tanda muli, pag binalikan mo yan, Pastor, pag-interpret nga ako ang ibig sabihin mo, paano napunta sa gano'n? Paano napunta sa gano'n? Saka na maghahabilog ng paliwanag yan. Pag walang paliwanag na maibigay, eh bakit bago, Pastor mo eh? Nakita na kayo ng preacher na kapag ka-preach, pag tinanong mo kung bakit gano'n eh, nagagalit. Ibig sabihin mo, para makin paliwanag, kaya kung may paliwanag, ituturo sa iyo kung may sinasabi. Okay? O tayo, paano tayo mag-aral? Huwag mong i-spiritualize. Pag wala doon yung meaning, huwag mong lagyan. Pag-antay ka na lang para sa tamang application, kung preaching, kung proof na nakuha mo. Di ba? Practical application, huwag ka na lang bumawi. Pero huwag mong lagyan ng meaning, yung wala doon yung meaning, at pagkatapos isisiksik mo sa kanya, at lalabas ibang ibig sabihin. At rin ko na ba yung verse na you should submit unto him because he is yung the right hand, the mighty hand of God. Meron po akong nakasabay niya sa Marco, galing ako ng Indoro. Hindi ko siya kilala, nakipagkilala. Hindi ko tayo po sa kasong ito. Sabi ko, kami. Pastor din po ako, gina. Oh, di sige, nagawin po ako. Maya-maya, yung basta ng sumusubo. Ito yung mga pastor, pasabulero. Hindi ko mo pinakikialam mo, kahimik ka lang, maya-maya, susubukin ka pa. Ano ho, tingin nyo dito sa verse na to? Pakibasa po. Pagkaganyan ang asta, alam ko lang sa puto ko yun eh. Oh, sige, sabi ko, binasa ko. Ano ako pastor yung verse na to? Yan, submit yourselves therefore under the mighty hand of God. Sabi ni Peter. Tapos, di binasa ko. Submit yourselves therefore under the mighty hand of God. Sabi sa akin. Ano ko tingin nyo dyan? Sabi ko maganda. Hindi, ano kong intindi nyo? Anong pangunahan? Sabi ko, mag-submit ka sa leading ng Panginoon, nakabay niya. You submit yourself, therefore, under the mighty hand of God. Because the hand of God assures, protects, yun ang sinisimbolize niya. Hindi ho ba yung mighty hand of God ay yung pastor? Akala niya yata na ito lang narinig niyo. Matagal tinuturo ng Bible back yun. That the mighty hand of God is the pastor. Eh, titinig na po naman kung paano niya ilipindi. Sabi ko, sige, paano mo nasabi that that's the mighty hand of God, na yung pastor yun? At hindi Panginoon mismo yun. Sabi niya, pag magtuturo, gagamitin pastor. Pag magre-review, gagamitin pastor. Pag may i-discipline, gagamitin pastor. Lahat yung pastor ginagamit eh, pag hindi siya yung mighty hand of God. Hindi siya yung mighty hand of God, dahil hindi siya yung mighty hand of God. Tatanungin kita, binasa mo ba ng buong context? Isang verse lang, huminto ka na eh. Ano yung kasunod? Basahin mo. Casting all your cares upon him, for he careth for you. Pastor yan! Lalapit ka sa pastor mo, itambak mo sa kanya.
kanya lahat ng problema, bahala ka, Pastor. Because you care for me and you are the mighty hand, bitbitin mo lahat ng bigat ng problema mo. Pastor, yan. Ibig sabihin, pwede ka lumapit sa pastor mo, mag-pray ka sa kanya. You cast all your cares. Lagi mo ganun siya. Takka na. Kaya ibig sabihin mo, nagahamon, tapos ang puso mo lang. Pero ito po, ang isang bagay. Yan ay isang case na spiritualization. Wala naman din yung meaning eh. Inilagay mo din yung meaning tapos yung itinuturo mo. Yung mga tao naniniwala naman. Huwag kayong lalabag kay Pastor, he is the mighty hand of God. Totoo yung mga ilalabag sa Pastor. But not because he is the mighty hand of God. He is the man of God kung sa kanya nagay. And pastors are not always right. We commit mistakes. But just because of one mistake doesn't mean that God has changed his mind about our calling. Correct? Amen. Hindi mo palaging tama si Moses eh. Hindi mo palaging tama si Abraham. Hindi mo palaging tama lahat ng Bible characters eh. Kahit si Pablo, hindi mo palaging tama eh. Natanggal ba pagka-apostolist ni Pablo nung ni-reject na si John Mark? To the point na nag-away sila nung angel ni John Mark? Ayaw niya pagbigyan? Dinesert sila dyan sa ministry? Iniwan sila? Hindi niya binigyan ng second chance? Hanggat kumuha na sila ng magkaibang partners, si Silas kaya sinama ni Pablo, dahil sa tindi ng argument na si Pablo ayaw patawarin si John Mark at ayaw isama muli. Pero bandang huli, anong nasa sulat ni Pablo? Sabi niya kay si Barnabas. Sabi niya kay Barnabas, pasensya lang po kayo ha. Kasi kulang na po ako sa memory. Kaya magdagdag ng ilang din. So sabi ni Pablo kay Barnabas, yung lata niya, bring with you also John Mark, for he is profitable in the ministry. Ay pagkatapos ng ilang taon, pagkatapos ng maraming sugat at away at alitan, sa kanya nakita, nakapakipakinapag din mo pala si John Mark. Hindi mo pala ako pwede ang pray mo kung huwag naman naman. Nagkakamali ang tao. Si King David nagkamali kapag kinakilaging mali. Nabago ba yung title niya as the apple of God's eye? Nabago ba yan? Apple of God's eye pa rin mo. Dahil tawagin ka ng Panginoon, alam din mo ng Panginoon ang kakapalitin. Hindi siya mali kung tinawag ka. Hindi nagbabago yun. Tama? Pero hindi ibig sabihin, kung tinawag ka ng Panginoon, hindi ka nagkakamali. Huwag ka magpasto, magpapa ka. Hindi nagkakamali. Pero ang pasto, nagkakamali yan. Kaya tayong mga miyembro, kung iintindihin nyo ang katotohanan, ang pastor, tao rin yan. Correct? Amen. Kaya huwag mong kapitanan yung, eh, mali yan eh. Ito yung sumasok, mali yan eh. Kaya ako inanawsong ka sa simbahan namin ang long time ago. Kung ako hahanapan niya kung mali, I will make sure na hindi ka mapuprustrate. Baka kung ano'y alam mo dahil dagdagan ko pa, bakit? Sapagkat ako'y tao lamang. Hindi ako naging anghel nung tinawag ako ng Panginoon. Tao pa rin ako. At kung ako hanapan yung mali, just make sure na kayo walang mali. Dahil hindi lang kayo marunong maghalukat ng mali, marunong din ako niyan. Is that correct? Amen. Pero hindi naman perfection natin ang dahilan ng pagsasama natin. Amen. It's the truth. Kaya kahit ano pagpe-perfect natin, kung mali naman ang paniwala natin, wala rin ang pagsasama natin. So we focus on the truth. So let us be careful, preachers, missionaries, and pastors. Let's be careful in what we teach people.
Yung iba gusto lang natin ma-achieve, yung certain like loyalty and all, ituturo natin sa maling paraan. At ang mga tao, i-embrace yan sa maling paniwala. Para lang matapot sila sa atin. That's wrong. Ako, lalaban ako ng sabay. Sige, mali ako. Sige, mali ako. Ano gagawin mo ngayon sa akin? Kausapin mo ang Panginoon na baguhin yung panawagan ko. Anong gagawin mo yun sa akin? Lahat tayo nagkakamali. Kailangan natin brotherly love. Patawaran. Hindi Peter, Panginoon, kapag nagkamali ang isa, pumigil ng tawad, hanggang ilang beses kong patatawarin ko, pitong beses na pareho pa rin ginagawa. Paulit-ulit! Hindi sincere! Hindi mo ma-judge yung sincerity dahil hindi nakikita yan. That's just like love. Di ba? Pag sinabi ng tao, I love you. Totoo ka agad yun? Ano sa tingin nyo? Kayaan pa aming kababaihan nasira ang buhay. Kasi tuwing may magsabi, I love you, naniniwala. Hindi na ako mag-literal o figurative. Hindi mo nakikita yung mga bagay na yan. Ang sincerity, hindi mo nakikita yan. Parang love yan. Pwede nang sabihin sa'yo that I love you. Yung tao pwede sabihin, I am sincere. Pero ikaw, based on testimony lang ikaw. Parang yung tao magpapabaptize. Are you saved? Yes. Hanggang to lang yun. Parang hindi pa maniwala. Parang masabihin ko, tika pala. Patunayan na? Hindi na patunayan mo. Hindi pa ba pwede buksan yung puso mo? Pinakapatakdog sa'yo. Hindi na pwede ganun din eh. Kaya nga pinababaptize na hindi totoong saved eh. Kasi hindi mo pwede questionin. Kailangan mo lang paniwalaan. Tama? Yes. Eh kapag ka tayo nakakapali sa isa't isa, ano gagawin natin? Anong marka ng tulay ng mga anak ng Diyos na nagmamahal? Anong marka niya? You cannot even call a brother a fool. So you let brotherly love continue. Yan ang isang command ng Panginoon na napakahirap sundin ng tao. Bakit? Isanay tayo dun sa love na natutunan natin sa sanglibutan. Selfish. Kailangan masaya ka para mahalin mo. Kailangan satisfied ka para mamahal mo sa pabalik. Di ba? Ganun na yun eh. Pag kami manilito sa'yo, may checklist ka. Kailangan guwapo, kailangan mabait, kailangan maalala natin, kailangan mo may mabaho, kailangan kaya mo buhayin, kailangan kaya mo ipagtanggol. O diba, kapag kami nandito sa'yo, at tumama lahat yun, siguro siya na mga. Bakit? Inapasaya ka eh. Eh kunyari, may checklist ka. Kailangan guwapo, eh lumapit sa'yo, nandito inom. Nandito sa'yo, sasagutin niyo? Eh at least, yung iyong checklist eh, nakalagay dyan kung ano yung mga requirements. Siyempre, pag hindi na susunod lahat dyan, parang, pwede na rin. Hindi ka gano'ng kasaya. Yung pag-ibig na meron tayo eh, kailangan ikaw ang masaya eh, bago mo mahalin. Kaya kapag ka natin kung may mga katari, nakikinatutuwa mo, madali mo mahalin yung tao. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, iba, hindi nakabase sa damdamin kung masaya siya o hindi. Naintindihan niyo ba yung divine love that it is an act of the will? It is not the result of emotions. It is an act of the will kaya hindi nagbabago. Tinawag tayo ng Panginoon sa kaligtasan, hindi yan magbabago. Eh kung magkasalaman, hindi alam ng Panginoon nyo. Hindi alam ng Panginoon, magkakasala tayo. Meron naman itong hindi na nagkakasala sa ngayon. Taas po ang kamay, meron isa. Ako lang?
Palagi tama. Ano ba? O bakit importante na maintindihan natin na gano'n? Dahil yan ay absolute truth. Wala pa tayo sa state of perfection natin. Kailangan pa tayong mamatay para ang sinful nature natin kasama ng laban na ito ay mawala at kailangan tayong mag-resurrect na muli para maiwanan ang presence ng sin na yan at ang power ng sin na yan. Kailangan mawala. Pero aantay pa natin yung ating resurrection para mangyari yun. Kaya kapag ang tao patulad ko hahanapan mo ng perfection, antayin mo muna mag-resurrect ako. Hindi matapos. Is that correct? Yes. Tama naman, hindi tayo intolerant sa isa't isa. Para hindi tayo mga dogmatic. Kasi ang feeling mo kapag nagkukundil ka, nagkakamali, mas banal ka. Hindi ka nagiging banal by condemning others. Tama ba? Yan ang sumasagot. Next point. Oh, yeah, avoid putting meaning where there is none. And figments of our human imagination are not necessarily true. Neither is it authoritative. Isip ng tao creative. Iba, maganda ang imagination ng tao. Kaya wonderful yung pagkagawa ng Panginoon sa human mind. Creative siya. Nakakapag-analyze siya. Nakakapag-draw siya ng conclusions. Nakakapag-timbang siya ng mga bagay. Sa nilalang ng Panginoon dito sa lupa, tao lang ang ganun because we are the only ones created in this image. Hindi kayo ng aso, hindi kayo ng pusa, hindi kayo ng unggoy, hindi kayo ng mga hayop. Tao lang yan, may ganyang uri ng intelligence na nasa-size up mo yung kaharap mo. Ang aso hindi, ang aso basta matapang-matapang lang siya. Hindi marunong manan siya. Meron po akong aso, pitbull. Yan po ang aking ano, kaibigan, confidant, namimpuhan madalas, si Breko. Pero parati lang nasa bahay, kahit kung saan mo kung hindi lalabas mo. E minsan, New Year, naglagay mo ang speaker sa kalsada yung mga kapitbahay mo, ang inay, pag uwi ko, pagbukas ng pinto, curious yung si Breko, lumabas. Isang mga tumutugtog na gano'n, nakapasok mo sa kapitbahay, bukas yung gate. Pagdating sa kapitbahay, ang aso nila parating nakatali, di matapang. Pero yung aso nila, hindi naman sa yung, hindi sa pitbull. Tawag yun. Aspin. Yun yung nahihit ng mga local natin aso na yun. Aspin ang nahihit. Ano na siya ngayon? Pedigree na siya. Totoong aso na ngayon. Iba yung askal. Yung aso ng Pinoy, iba po sa aso ng kanal. Tagal pa lang yung aso na. Anyway, pumasok siya ng kapitbahay. Kaya ko naman, huli, pagdating ko doon, nakakirunin mo ako huli, papakiramdabi na. Yung sa kapitbahay, nakatali. Aso ko nakamawala. Ganun na yung makabuli. Eh, hindi naman nag-away yan. Kasi yung aso ko, yung pitbull, pag may bagong aso, aamuyin niya lang yun. Aantayin niya makipaglaro sa kanya. Pag nakipaglaro, friends sila. Pag inaway siya, yun ang katapusan ng kaaway. Pitbull yun eh. Pumasok, magkaganyan lang yung ulo nila. Pasok to, Reco! Go! Home! Si Trek, masumunin yun. Pag pinauwi ko, umalis yung ulo niya, pagkali ko, kinagat siya. Mako. Nakapanood na kayo ng UFC? Away na gano'n. Napatid yung kadena. Tatanggal mo sa pagkatali.
Pagkaitihaya niya. Pagkaitihaya, kapagaling dito sa balikan, parang ulo, hindi siya nakakagat, pagano. Pero tuloy-tuloy magagat dito. Yung isang kaso, ayaw nang itawag ng reto, yung isang kapag niya gumagat, at parang hindi sa militang. Hindi namin alam ang gagawin, hindi namin mapaghiwalay. Sabi ko, kuha mo kayo ng isang timbang tubig. Iyo, kung tapos sa mga mukha nila ng tubig, naghiwalay. Pinalabas ko si Rek, kuha mo. Ang makaawin. Pagingin sa akin yung may araw. Kakilay-kilay yung aso ko. Sa ministry.
sisira? Ba't hindi napapansinin? Ano ka na kausap mo? Hindi ako. Napansin niyo ba yung lahat ng gagawin sa amin? Ilan na ano? Paglabas nila, anong ginawa ng Panginoon? Ayaw ko na isa-isahin. Dahil hindi mo pinatulan, nagbebeng, nagbubas. Ay, banta mo eh. Yeah, ang bisis ko, yak na kaya na, gawin-gawin ng Panginoon sa kanila mo. Kami lang yung aawa. Bakit? Eh, para ka astal. Okay, magkapang tayo. Puro tapang ang gamit mo. Hindi ka nananansyan. Eh, makaharapin mo eh. Mga taong ginagamit ng Panginoon, mga taong tinawag ng Panginoon, in-equip ng Panginoon, sa maraming paraan eh, ginamit ng Panginoon. Tapos, yun lang single ng disagreement mo. Kapakatapang mo. Panginoon, ano kayo sa kapusapin mo? Di ba? Pastor, kaya kayo huwag kayong patul ng patul. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. I will recompense. Aniwalaan nyo na yan. Kung ganun lang. Kaya ako matapang, hindi dahil sa talagang ako'y matapang. Matapang ako dahil confident ako kung sa tumawag sa akin. Amen. Yun lang yun. Okay? So, yung figments ng imagination ng tao, dapat alam natin na imagination lang yan, naiisip mo yan sa binabasa mo, hindi pa resulta ng tunay na aral yan. Hindi pa bunga ng tunay na exegesis yan, hindi pa tunay na buhay ng bunga ng exposition yan. Hindi talaga yan. Imagination pa lang yan. At saka yung pagbabago pag sinunod mo ng pinag-aralan. Pag pinag-aralan mo yan, makikita mo, ay hindi pala pwede yung panaraw na ito. Ay hindi pala pwede. Doon mo makikita, mag-i-reshape yan. Mag-iiba yan. And next time, pag nagturo ka, alam mo sa Bible nang gagaling yung tinuturo mo, hindi imagination lang. Why? Because your imagination is just as valueless as my imagination as far as the truth is concerned. Ang truth ay truth. Kung value lang iniisip natin, nagkakaroon lang ng timbang kapag yan ay nai-inline sa kung ano sinasabi ng panalangsulatan. So, how do we do that? Ito. Wala po ako rito, ha? Kaya pag hindi nyo kuhinin ito. Ha? Eh, kung nagsasabi lang nagtuturo. Magtuturo ako. Pero pigilin nyo ko. Dahil hindi ko hihin ito. Hanggang hindi kayo nagre-reklamo. Okay? Exposition! Paano ka natin? Exposition muna tayo. Anong purpose ng exposition? Ano, paano ma-expound ang isang text? O, itatanong mo itong mga to. Hahanapin mo ang sagot sa mga tanong na to. What? Where? Why? Who? When? How long? Until when? And to whom? Sino nagsasalita? Sino pausap? Anong dahilan? Bakit dinidiscuss kung nagsasalita yan? Ilan na nakarinig? Nasa anong lugar yan? Babundok ba? Dagat ba? Sa bahay ba? Sino ang kausap? Congregation ba? O individual Christians? Sasagutin mo lahat yan. Sino ang politiko dyan? Anong batas kong panahon ngayon? Anong nangyari pagkatapos? Anong issue? Doctrinal ba? Tradisyon ba ng tao? Ano bang tinutukoy? Lahat yan sasagutin mo habang ine-expound mo. Yun ang exposition. Second, kailangan may exegesis. Ano na ba ng goal ng exegesis? Word definition. May dictionary ka. Punta ka sa original meaning. Punta ka sa, di ba? So, anong word definition? Gusto mo ng gamay na gamay mo yung isa o dalawang text, take na po sa dictionary yan, sa grammar niya at lahat, word for word. Ako, noon, pagka gumawa ng outline, ang tagal, isang linggo. Kasi kinapabahan ako kapag ka nag-print ako na hindi, may portion niya na hindi ko alam, hindi ko kapisado.
Oo, ako talaga eh, naalaw niya. Meron ng diksyonary, meron ako, hindi ako scholar. Pero takot lang ako na tumukong sa pulpito na baka mali-mali yung tinuturo mo. So, word definition, usage, other or new meanings na meron kasi let your conversations be without malice. Ano yung conversation? Yung pag-uusap? No, it means the manner of life. So may new meaning, yung same English word na binabasa mo, may bago connotation na sa panahon natin kaysa noong time na isinulat yung King James. Noon, manner of life yun. Eh ngayon, let your conversation, pwedeng text lang yun. Communication lang yun. Ang daming ibig sabihin na ngayon ng mga salitang yan. Kaya aalamin mo lahat yan, ako talagang tinutukoy dyan. So usage, other or new meanings, yung grammatical context niya, past tense ba yan? Bigbigyan kayo example, grammatical, ano niya? Grammatical aspect. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi ng isang kausap ko, ayun o, whosoever believeth in Him should not perish. Eh di ba whosoever? Sino may whosoever? Ikaw, whosoever. Ako, whosoever. Lahat ng tao, whosoever. Sabi ko, yung binasa ng usko eh. Hindi naman yung whosoever eh. Sinabi ba dyan, whosoever will believe? Future. Will. Believe. O sinabi ba dyan, whosoever believer? Present. Presently, not in the future. Yung kasalukuyang nananampalataya. Ang Bible ba, ang Diyos ba, nangangako ba ng buhay na walang hanggan sa bukas palang pananampalataya? Pinapangako na today? O ipinapangako sa kanya ang buhay na walang hanggan kung siya ay presently nananampalataya. So hindi kasama dito yung potential believers. Present tense. O grammar yun, di ba? For whosoever will believe. Binago mo na ba yun? Nakalagay dyan, whosoever believer, if he will believe, presently believing. Tama ba? Amen. So, hindi mo pwedeng ipangako yung buhay na walang hanggan sa hindi pa nananampalataya. Kaya kapag sinabi niya, sige, next time ako nananampalataya, hindi next time ka na naman ako yung buhay na walang hanggan. Pag namatay ka bukas, ay tero ka pa rin. Hindi pinapangako sa hindi pa nananampalataya yun. Correct? Okay. Exegesis niya, kasama dyan yung grammatical context and the literary context. Ano yung literary context? Kung minsan may literary style ng pagsulat na prevalent ng panahon na yan, na ngayon, sa modern day writings, hindi na ginagamit. Like for example, pag pwede describe na isang bagay, pwede yung original state ng bagay na yun, ang ginamit na salita at hindi yung finished product. Like for example, for he hangeth on a tree. Kaya yung Jehovah's Witnesses sa paniwala si Kristo hindi na ipatong sa cross, binibig sa puno. Dahil dun sa hangeth on a tree. Ang hindi nila alam, sa literary style ng araw, yung original na pinagbulan ng material ang tinutukoy. Kahoy, ibig sabihin. Ihinangin siya sa kahoy. Pero hindi pinag-uusapan yung puno o krus, finished product. Or, nung nag-Lord's Supper na ibinigay ng Panginoon at kinain, anong sabi ron? Fruit of the vine.
Kaya dyan ang tatalo-talo po ano sa elements. Ang re-reveal fruit of the vine. Hindi finished product yung fruit of the vine. Hindi naiinom ang fruit. Kailangan pang tanggal yung smith, may proseso pa yun. Para yan ay maging drinkable. Pero literary style lang, bumabalik sa original form para ito po yung present day product. So again, that is a literary style. So tinignan mo yun. Pag sinabi, pag the Lord hangeth on the tree, magpaisipin sa puno na arating isibiliti ng Panginoon. Literary style yun, yung time na yun. Dapat you should take that into consideration. Ang kainiintindi po natin na nasa Panginoon. And fourthly, tingnan po natin yung theological aspect kapag ganap sa tayo. Yung pong theological naman, ito ang mga tanong. Which attribute of God does it involve? Sa binabasa mo yan, anong attribute ng Panginoon involved dyan? Sovereignty ba? Love ba? Anong aspect sa pagka-Diyos ang involved dito sa matter na inaaral ko? Okay? Second, how does it relate to God's relationship with the Scriptures? Divine providence sa kanya. Iyan mo yung attribute ng Panginoon at ganito, ganyan. O paano yung attribute na yan eh, paano nakaka-relate yan sa kanyang relationship dito sa ating mga nilalang? Nandito tayo. May connection ba yun? May kinalaman ba ito sa relasyon natin sa Panginoon? Ano ba itong issue na ito? What does it affect? Ayan, titignan mo. Ah, meron niya. Ah, ang Panginoon pala, hindi lang ganito ganyan. Establish ko, naarali mo sa Bible na natin. Ano ang mga instances na nangyari yan? So, pag na-establish mo lahat yan, oo nga. Ito nga talaga ang nasa Bible. Ba? Tuloy ba natin? Okay. So meron po tayong exposition, exegesis, textual context, theological. Para alam mong tumig yung turo mo. Mapa theology, mapa customs and manners, mapa at kung ano naman ang gagawin mong present day application niyan, alam mo na may ugat sa Bible yung iyong itinuturo. Hindi yung pinakikilos mo lang yung mga tao na gusto mong kilos. Na? Tapos nakatingin ka sa mga issues of the day. Yan ay mga issues of the day. Kaya yung preaching mo, puro tungkol sa FB, tungkol sa Messenger, tungkol sa Twitter, tungkol sa... Bakit? Hindi mo inaaraw ko rin nasa Bible, kaya kung ano yung nasa social media, yun na lang ang preaching mo. Wala ka na ibang may preach. Diba? Bumalik ka sa ugat na dapat natin tinuturo, at hayaan mo na sa tao yung application kung paano niyang i-apply sa buhay na yan. Hayaan mo pang Panginoon ang may dealing sa kanya na mag-convict sa kanya para yung paglago niya, alam niya sa Panginoon na pula, hindi yung tinamog mula. Ano ang may sinasabi ko? Ano mas gusto niyong paglago? Yung naintindihan mo na, ay, sabi ko na ng Bible, ganito. Kuhara, paano kaya yung buhay ko? Okay, may analysis ka. Pagkatapos, ay, hindi pala maganda pa na-apekto ang araw na ito. Nawawala ang discipline ko, nawawala ang focus ko, nawawala ang ito. Hindi na ako makapaglingkod sa Panginoon. Bakit? Ay, ubusang oras ko sa FB, ubusang oras ko doon. Tapos, ubus na rin yung tights ko. Bakit? Pinambili ng load. Kasi hindi ako makakapag-FB kapag ka, hindi ako pumili ng load. Apek na pala ako. Diba? Kaya kailangan i-commit ko sa Panginoon ko. Alam mo na may conviction ng tao. Eh kung habang nag-EFB ka, tumating lang ako, sinabi ko. Oy! Di ba sinabi ko hindi na dapat yan? Yes, ma'am! Yes. Sa tingin mo, nagbago yun? Convince a man against his will and he is of the same opinion still. Hindi nadadaan sa takotan. Hindi nadadaan sa sigaw. Hindi nadadaan sa bagsik.
Kailangan alam mo rin ang territory mo hanggang saan ka lang lamang. Alam mo kung saan iiwan yung pananampalataya na sila naman ang pakaring na magkakusap. Hindi na ikaw. Tama? Ay mahirap kasi kung isa, nakakita na ako ng mga pasto na talaga hanggang kalitit at detalye ng buhay ng member, papakalap niya eh. Sa yung all-knowing, gusto kong congregation. Maraming mga pinakawalan na member yan, na namin, na pray, na tena, mata. Kapag nakarinig ng ganyan, oh, hindi maganda. Kung nakakay pa sila, sorry, sa ganyan ko nila. Amin ba? Sige, patawag. Alam niyo, kasi niyan ko ba? Napawag. Ano po yung pastor? Para tayo mga robot, pag-isip-sip. Na hindi naman dapat. Because the Christian life actually is a way of life. It is rooted in our belief, our view of God. Kung paano nag-minister sa atin ang kanyang salita, ano yung maranasan natin. At kinakailangan niya ay mamuna at magpunaklak ng pusa. Hindi yung itinibig. Tama ba yan? Amen. Kaya ako, dinilino ko sa miyembro namin, I am here to feed, to teach, to help you organize, at kung ano pa man ang magagawa ko bilang pastor. Pero yung mga buhay nyo, hindi ko pakikialaman yan dahil kayo ay may personal na pananagutan sa Diyos tungkol sa mga personal na buhay nyo. Hindi ko aalisin yung sarili yung takot sa Diyos. Ano gusto nyo, mawala takot nyo sa Diyos, sa akin kayo matakot? Hindi ko gagawin yun. Kaya pare tayo magkaibigan, magtulungan, magkasama tayo, magkaagapay. Ayoko yung kapag kami nangyari sa inyo, natatakot kayong sabihin sa akin kasi bubulyawan ko kayo. Hindi ko kayo bubulyawan. Pakikinggan mo kayo, hahanap tayo ng solusyon kung paano makakatulong. But most of all, yung buhay mo, ituwin mo sa harap ng Panginoon, wag yung sa harap ng tao. Maging totoo tayo, tunay. Because Christianity is a way of life. Ang Panginoon ang kumilos sa atin, siya ang nag-entitled, siya ang nagbigay ng desire, yan ang dahilan kung ba tayo nandito. Hindi dahil sa pinili tayo. Nilig tayo ng Panginoon sa kung nasaan tayo at sumunod tayo. Kaya kung kayo ay magiging masunurin sa Panginoon, wala kayong conflict sa sinasabi ng Bible, wala kayong conflict sa pastor. Correct? May harmony. Kasi ang pinagkakasunduan natin ay kung ano sinasabi ng Bible. So do not establish a doctrine or a teaching based on only one verse. Huwag yung dahil sa isang versikulo eh, nagpakatibay-tibay ka na sa doktrina mo. For all you know, mali pa yung pagka-interpret mo. Kailangan ang mga paniwala natin nakabase sa kabuuan ng Bible. Hindi sa isang verse lang. And your thoughts must be found elsewhere in the scriptures. Ibig sabihin, kung meron kang thought or idea na hindi mo ka narinig ko, pero nakita mo yan ang sinasabi ng Bible, i-check mo muna yung kabuuan ng Bible. Dapat yung thought na yan lumalabas din sa ibang bahagi ng Bible, hindi yung dyan lang exclusively. Correct? Must be in line with established theological thoughts. Huwag yung, oh, ngayon ko lang na-discover ito ah. Oh, ngayon lang ito ah. Ganito pa lang sinasabi, tapos ang binunggo mo, yung mga theological belief natin na-established. Hindi pwede yun. Huwag mong ipilit yung iyo, kapag nakita mo yung mga established talk, yung sinubunggoy niya. Doon ka sa safe, doon ka sa established. Okay? Avoid capitalizing on the silence of the scriptures. Kung saan silent ang Bible, huwag ka doon mag-build ng paniwala. Eh, silent na eh. Diba? May nagtanong sa akin nun. Sabi niya eh, Pastor, anong ginawa ni Kristo mula age 12 to 30? Mula nung 12 years old siya, nung 30 years old. Anong ginawa niya? Sabi ko eh, hindi ko alam. Ano bang ginawa niya mula age 1 hanggang 12? At saka 30 to 33, anong ginawa niya? Hindi ko rin alam. Eh, yun
nakasulat ka, hindi mo alam yung hindi nakasulat ang gusto mong alamin. Kung minsan ang hinahanap ng tao, kung ano yung hindi makita, yun ang hinahanap. Ang sabi ng Bible, kung ano ang hindi ni-reveal, huwag natin pakialaman, pero kung ano yung ni-reveal sa atin, yun ang aralin natin. Kaya ako, as if it's a rule, where the Bible is silent, I am silent. When the Bible is vocal, I am vocal. At kung nagkaroon kami ng mga problema doon sa simbahan, pabilang grupo na nag-decide sila, hindi na ako tama yung merong pag-matter church, pero church authority kapag nagsisimula ng simbahan. Sabi ko sa isang pastor, nakausap nila, sabi ko, iharap mo sa akin, ako nagturo sa mga yan eh. Ngayon, kung sasabihin nila mali yung tinuro ko, sabihin nila yan sa harap ko, hindi sa harap ng ibang tao. Aharap ako sa kanila, hindi nagharap harap. Di sabi na nga, ito premis namin. Sabi ko, kami naniniwala sa church authority. Kami naniniwala na hindi ka pwede magsimula ng malibagong church hanggat hindi ka ino-authorize ng isang simbahan na established with proper authority. Eh kami, hindi naniniwala ito, sabi na gano'n. Eh pastor, sabi ko sa akin, kung mapatunayan ko sa inyo, sa Bible, na hindi kailangan ng authority, hindi kailangan ng authority para mag-baptize. Kung mapapakita ko sa inyo sa Bible yan, mapapatunayan ko na hindi kailangan ng authority para mag-baptize. Mag-a-agree pa kayo na hindi kailangan talaga ng church authority? Kundi self-constituted churches na yan, kung sino may gusto. Sabi ko, ipapakita mo sa akin na hindi kailangan. Ha? At ipapakita ko rin sa iyo na kailangan. O sige pa, so pakita nyo. Pakita ko yung kay Paul. Kay Barnabas. In-authorize sila. In-ordain. At saka sinend out. Bago sila nakapag-baptize. O yan, pinakita ko sa inyo. Ha? Meron. Ha? Kailangan. Acts 13. 1-4. Sabi ko sa akin. O sige, pagkapakita ko sa inyo hindi kailangan. Pag-ibig, pag-alala natin, dahil nakalagay dito, kailangan eh. I-assess natin, tingnan natin kung baka nilang understanding ang tama. Pinakita niya sa akin, yung baptism ni Paul. Di ba, nagkaroon ng kaliskis yung mata niya. Nagulat siya. Tapos, kinumahan ng Panginoon si Ananias, pagtahan si Paul, at ibaptize siya. Pinakita sa akin, that the Lord commanded Ananias, at pumunta kay Paul, at ibaptize siya. O, ayan! Walang church authority! Nag-baptize! Sabi ko, saan dyan nakalagay? Wala ko authority. Ayun! Nababasa ko. Wala ko nababasa, wala ko authority. Ang sabi ko sa akin, patutunayan mo na hindi kailangan ng authority. Pinakikita mo sa akin to at ina-assume mo na wala ko authority. Bakit mo sinasabi wala ko authority? Eh, ayan mo, hindi nakalagay. Ito pa ang patutunayan ko sa iyo. Ano? Nayaan pumunta kay Paul para mag-baptize ng taxi. Sabi ka, saan nakalagay? Ayan mo, hindi nakalagay. Eh, ganun ang basihan ng argumento mo eh. Dahil na silent yung Bible, akala mo pwede ka mag-manufacture ng kung ano iniisip mo. Ang usapan natin, patutunayan mo na hindi kailangan. Ako sabi ko, kailangan, pinatunayan ko sa iyo sa Acts 13, nakalagay ko, in-ordain ko na, inawag ng Holy Spirit si Paul, dinala dyan, sinampit siya sa authority, nag-lay sila ng hands, at saka siya sinend out. Kailangan o hindi? Kailangan. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi kailangan kasi hindi nakalagay. Gusto mo, pakita ko sa inyo kung anong suti apostle Paul eh, kung inabutan eh. Ano? Nakalibays! Saan nga? Ayan ko, hindi nakalagay! Eh kahit ano pwede mong ituro siya dahil sa hindi nakalagay! So you don't build an argument based on the silence of the Bible. Correct? Huwag ka nag-iimpay ko naturo ko kung hindi malinaw. Ang ituro mo yung malinaw. Okay? Do not make other sources of theology more authoritative
devil itself. Huwag kang gagamit ng mga bagay na ito hindi mo maintindihan. Kumuha ka ng ibang source. Ah, ito pala ang malinaw. I-interpret mo ngayon. Mormons ang gumagawa nun. Di ba mayroong four books ng Mormons? Pearl of Great Price, Book of Mormons, Doctrines and Covenants. Sarang isa? Hey, Mormons kami na yun. Ano ang rule? At saka yung Bible. May Bible, King James Version ba ang gamit ng Mormons? Tapos may Doctrines and Covenants, may Pearl of Great Price, at saka may Book of Mormons. Gamit mo yung Bible, binabasa mo. Pero ang nakasulat, doon sa mga sinulat nila Brigham Young at nila Joseph Smith, where the Bible cannot be understood clearly, it should be interpreted by the Book of Mormons, Pearl of Great Price, the Doctrines and Covenants. Baliktad. Dapat kung ano hindi malinaw sa sulat ng tao, ang magbibigay ng linaw yung salita ng Diyos. Sa akin na hindi, manaya kayo magbasa ng Bible. Pero pagka meron dyan malabo, ito ang totoo. Gawa ng Mormon yun. Tayo, we do not look for other sources of authority. The Bible is enough. Dahil in the first place, ang unang premise natin, we already assume that the Bible is true. Hindi tayo nakadepende sa anong sasabihin ni Einstein o kung anong sasabihin ng kung sinong historian. Hindi tayo nakadepende dyan. Nakarely tayo sa mismong Bible. Hindi ako maniniwala kung sa nagsulat ng Philippine history na si Gregorio Saite more than sa sinusulat ng mga nasa Bible. Hindi ako magre-rely doon sa mga yun. Kaya kung ano na scientific finding, ay po science, kanina yun eh. Ang importante, yung bang paniwala natin at pinalilindigan natin, kung hindi ka gagamit ng ibang sources, maliwanag ba natitindi? Kaya ka sinasabi ng Bible. Alam mo, tira lang yung iba. With or without it, the Bible is still the final authority. That's how we recognize the Word of God. And finally, Number 10. Make sure your conclusions do not contradict the rest of the established beliefs. Human opinion is always of little value in understanding the biblical truth. Kaya ang sabi ko sa binasa natin text, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Yan ang pinaka-nakakahiyang method of interpretation. Yang private interpretation. Kaya po tayo, ginagawa natin, inaaral natin ang tama para hindi tayo magkamali sa proseso ng interpretation. Ang tama interpretation, pwede mo ituro yan authoritatively dahil yan ang malinaw na nakikita sa Bible, yan ang napapatindig sa Bible, yan ang sumasagot sa mga tanong sa Bible, dahil yan ang pinaka-authority ng Bible na yung authenticity, yung precision ng interpretation natin, yan ang pinaka-matibay na authority sa pagtuturo natin. Dahil walang kwenta ang biblical authority kung mamaliin mo ang turo at magtuturo ka ng iba. Walang saysay yung biblical authority mo. Pero paano nagiging authoritative of preaching natin? Ang propeta, paano nagiging authoritative of kanyang prophecy? Kapag salita ng Diyos ang kanyang sinasalita. Pag sarili na lang salita yan at hindi lang mula sa Diyos, ang tawag na sa Old Testament, mula ang propeta. Kaya yung clarity, yung precision, yung accuracy ng mga turo natin based on proper hermeneutics. Sharp yan. Sharper than a two-edged sword. Kapag ka kung ano yung original intention, kung ano yung talagang dahilan kung bakit isinulat yan, ay yun din ang dahilan kung ba't namin itinuro yan. Then, we are
preaching with authority. Bible authority yan. At yan po ang nais na marinig ng tao, nais maintindihan. At yan po tayo magiging nagamit-gamit pag yan ang naididiligan natin sa mga nakapangyarihan. Amen. Hanggang po lamang, maraming pong salamat sa inyong pong paanyaya. Once again, happy anniversary sa the church. Amen.